So hi guys, good morning. Kamusta kayo? Pasensya at ngayon lang ako nakabalik sa pagbablog kasi tagal din ako nawala, daming ganap, ang daming mga nangyayari. Continuous pa rin yun kasi nag-study ako at tapos my kids and then change career. So ang hirap makahanap ng spot sa pagbablog at sa pag-edit. So ngayon, itatry ko lang na magbablog na walang editing or siguro kung may editing din, so slight lang siguro. Kasi yung time ko talaga, hanapan na talaga ng space. So hopefully na continue na yung vlog natin. Ang about sa yung vlog ngayon is about sa update ng agricultural visa or farm visa dito sa Australia. Pasensya na kayo, yung phone ko is bit laggy kasi nagde-drive ko tapos hindi ko nadala yung ano yung tawag to yung camera ko at dala ko lang yung iPhone, so nag-record lang ako yun sa iPhone. In regards pala doon sa visa, ang daming natatanong, ang dami kong tanong kasi tagal din ko nawala eh. So it keep coming up na ang daming nagtatanong na ano, halos every day ilang questions. So minsan hindi ko naka-reply, so pasensya na sa mga hindi ko na-replyan kasi ang dami talaga eh, busy talaga, tapos yun, ang daming nangyayari. At sa mga na-replyan ko rin, may mga dami din ko doon na-replyan sa mga nagme-message sa akin doon sa Instagram. Thank you very much at sa pag-subscribe sa Instagram namin kasi mas more mapansin ko yung Instagram kasi doon ko mas masyado nakikita agad sila ng Facebook page at Instagram kasi yung YouTube kasi hindi masyado nagpa-pop up, so wala masyadong notification. At makikita ko yung notification pag mag-open ako ng YouTube, so minsan ang tagal, nakikita ko yung tagal na doon pala doon sa ano, sa mga comments. So minsan nahiya na rin ako mag-comments kasi ano na eh, tumagal na doon na parang ilang weeks or basta ang tagal, parang nakahiya na mag-reply na ba't ang tagal ko nag-reply. So ngayon, i-discuss natin about sa mga questions kasi meron din tong questions na kung paano yung agricultural visa, kung ano yung update. So lagi ko na lang nireply sa kanila about sa mag-vlog ako about sa update ng agricultural or farm visa. Disclaimer lang po, hindi po ako immigration agent. Hindi ako, base lang to sa experience ko dito at that base sa mga tao na ka-experience ng ganitong visa, yung mga ginagawa ko kasi hindi naman ako expert sa lahat. So yun, para aware lang po kayo, baka kasi akala nyo paano may agency kasi daming tanong about kung anong agency daw ako dito sa ano, kung anong agency daw namin. So wala po akong agency at hindi po ako immigration agent. So yun, sa mga nagtanong ng ganyan, yung mga kung anong agency o immigration agent o paano, kasi yung iba kasi yung nagko-comment lang tapos hindi man yung nanood ng video kaya wala silang idea kung paano talaga o ano yung about sa ano yung video kasi hindi natapos at tapos yung question lang. So tapos ma-obvious talaga nakikita mo yung question lang na yung alam mo ba yung hindi nanood. So yun. So nagparking muna ako dito guys para mas ma-okay yung mag-vlog na na hindi nang move yung sasakyan kasi kakadrop ko lang ng mga kids, ng tatlong kids. Also in regards pala sa visa, yung marami nagtatanong kung paano makapunta dito. So sa update ngayon kasi tiningnan ko yung immigration website, wala pa masyadong update about sa Philippines. Yung Pilipinas andyan sa list ng agricultural visa, hindi pa rin nawala kasi may sabi-sabi na may nagko-comment na nawala daw yung Philippines. Tapos hindi daw mangyayari. So andun pa rin yung Philippines sa listahan ng ganyang visa.
Pero yung ang sa narinig ko lang dito or sa mga na ano ko lang nabasa ko dito about immigration na yung mga yung priority nila muna yung mga sa mga kalapit na island na tinatawag nila parang palm visa na tinatawag ano yung palm kasi parang yung Pacific Island ata yun sila na malapit kasi ang dami ko dito nakikita yung lugar ko dito maraming farm maraming halos yung area ko mas more in grapes yes grapes at saka oranges medyo malayo kami dito sa apple kasi minsan minito tanong na about may mga apple picking dito sa lugar ko so walang apple picking dito at mas more kami sa grapes oranges mga vegetables yung mga chosen vegetables lang hindi naman yung grabing mga major kasi wala dito mga pineapple banana or any fruits. Yun lang dito yung mga common supermarket lang na ano kasi meron dito mga farmers market minsan every Sunday yung mga farmer or yung mga local farmer nagbibenta ng mga may mga stall sila nagbibenta sila ng kanilang mga ng mga local produce dito like mga vegetables and fruits so yun so balik tayo doon sa agricultural visa. Yung sa visa doon, ang dami din yung mga nagtatanong kasi marami daw sila agency na nag-hire sa kanila. Meron din daw yung mga nagre-recruit at may nakita din nila na sa mga travel agency o sa mga ganyan-ganyan na may visa na about sa ganyan. So yung masasabi ko lang sa inyo guys, ang dami din report dito sa Philippine Embassy kasi meron ko dito yung mga group sa Melbourne. Or group dito sa Australia ng mga Pilipino din. So, dami din silang mga pinupost sa Facebook na in regard sa aware kayo na hindi kayo dapat muna mag-apply sa mga ganitong o sa ganyang visa kasi dami din mga illegal recruiters, yung mga scammers talaga pinapasok na yung ganyan nang dahil lang sa ganyang visa. Tulad ngayon yung Canada nag-send din ng about sa ganyan, yung about sa new visa. So, yung mga scammers talaga at saka mga nabubudol babantay talaga yan sila na naghihintay at yun, grabe talaga yung bilis. Pero yun lang guys, wag muna tayo mag-apply about sa agricultural visa pag may mga recruitment dyan sa Manila o kung saan part ng Philippines. Kasi ang daming nabubudol, ang daming nasa scam kasi meron din kaming kilala na sa taga-amin mismo doon sa aming lugar. Yung bininta na yung sasakyan, yung ready na sila daw kasi sabi ng agent na ayun yun daw yung visa na agriculture visa. Pero marami din sila at dami din na scam. Tapos bigla na lang after ng update, tapos bigla na lang nawala. Wala na update. Wala na yung pera nila. So yun lang yung na-worry ko sa inyo guys na huwag muna kayong mag-apply about sa agricultural visa kasi magpo-post na yan sila at mag-news kung na-release na talaga o nag-open na sila sa Philippines. Kasi at the moment, yung mga nakikita ko na nagtatrabaho dito, yung mga sa Pacific Island lang, kasi yung Australia, malapit sa Tongan Island, malapit sa Samoan, malapit sa Papua New Guinea, sa Fiji, yung mga kalapit na island lang muna yung inuuna nila siguro. Kasi maraming din mga workers na willing magpunta dito, magtrabaho. So, makikita ko minsan yung parang, di ko alam ma-identify pero yung parang ganun ba kasi yung mga lahi na nakikita ko dito sa farm kasi minsan nakikita ko sila dito sa supermarket or anywhere sa like Western Union or dito naka-van yun sila marami sila na parang obvious talaga na nagtrabaho sa farm so parang ganun yun sila guys tapos nabasa ko rin sa website na yun yung priority muna nila yung Pacific Island muna, yung kalalapit na lugar dito o malapit na mga island o country dito sa Australia. So, wala pa masyadong update about sa Philippines. At lahat na magtatanong about, paulit-ulit na tanong yun din sa akin, yung mga message na ano daw, yung paano makapunta, ano yung age limit. Kasi sa age limit naman, hindi ko pa masyado clear pero may nabasa lang ko na you're supposed to be a legal age lang na mga sa 20 siguro 20 and above yung ganyan so yun lang yung legal age limit na nakita ko pero wala pa masyadong clear
clear na information about magkano yung price, kasi walang details talaga eh. Pero andyan lang yung Philippines, so siguro anytime soon magpo-post yan sila, kasi at the moment yung sa grape season at saka sa mga other fruits ay natatapos na. So siguro magpa-process yan sila uli o mag-open uli ng mga application for other country, at tapos magpo-post at yun, mag-hiring uli, kasi ang dami din talagang gustong pumunta dito, kasi shortage talaga yung Australia ngayon sa farm, sa mga farmers, mga farm workers, kasi nang dahil sa COVID na time na napa-exit na lang yung mga tao kasi walang income. So yung mga tao nag-exit din kasi walang trabaho dito kasi nag-COVID, ning lockdown, at tapos yung mga nang umuwi hindi na bumalik. At tapos yun, yung hindi na bumalik, at tapos yung nag-process sila, nahirapan din sila makapasok kasi dahil sa COVID, yung airport, nag-change yung mga policy, change yung rules. So mahirapan talaga maghanap ng workers dito, kahit sa skilled visa. At also sa ano din, sa habang wala pa yun, yung ma-advise ko lang sa inyo, pwede kayo mag-apply ng student visa. Yung mga steps na ma-easy magtrabaho dito o makapasok sa Australia is yung student visa. If kung may skilled ka sa Philippines, dami niyo tanong din sa akin about sa kung ilang years or experience ka na skilled sa Philippines. Kasi yung iba, daming skilled sa Philippines o daming skilled from galing sila daw sa Japan or Saudi Arabia o kahit saan country. So yung mga required skilled, yung experience dito, is normally minimum 5 years. Dapat may minimum 5 years ka na experience sa ganyang field na trabaho, tulad ng welder, mechanic, or a truck, or basta andyan yung list. Ilagay ko yung description below about sa skilled list ng Australia. Kasi yun lang yung visa na available at yung ma-priority nila yung mga nasa list ng 2023. O di ko alam kung na-update na nila, kasi the last time na nag-check ko sa skilled list ng mga pwedeng makapasok dito is 2022 pa rin. So wala masyadong update. Pero yung government nag-announce siya ng changes of rules na hindi masyadong higpitan. Kasi ang dami talagang shortage dito eh. So yun guys, yung next vlog ko siguro magpo-post ako na kung paano ako nakapunta dito. So watch out lang guys, at sana manood kayo at stay tuned lang kayo sa channel. So yun lang masabi ko, huwag muna kayong mag-apply sa mga recruit, sa mga nagre-recruit about sa farm visa or sa mga travel agency dyan sa Pinas or mga kung ano agency dyan. Also make sure lang na i-check nyo rin yung kanilang company kung maganda yung review nila, kung legal sila talaga, at saka yung POAE approved sila, yung mga license sa ganyan. Kasi mahirap na kaya, dami talaga ng scam, daming lahat. Dahil sa hirap ng buhay, ang dami na gumagawa ng paraan, gumagawa ng mga Facebook page na kahit wala namang business. Yung mga sinasabi na freelance daw sila, ganito, ganyan. At tapos daming balik na dami daw, ano, yung mga may nasa scam. Basta, yun lang, doble ingat lang kayo guys, yun lang masabi ko. So, yung mga option dito na mas, yun ang sabi ko nga, yung mga option dito na mas madaling pasokin, na mga pathway to permanent residence is a student visa. Yun. So yun yung dami talaga ng student visa ngayon na pumapasok kasi open ngayon yung Australia for student visa. At so yun. At tapos meron din isang visa na training visa yun siya. Yung pwede kang mag-training dito. Example, yung parang graduate ka sa Philippines ng ganyang course na parang skilled course. Pwede kang ano, o kaya may experience ka ng kahit years or basta mga ganong experience yung sa related field, pwede kang mag-apply dito as temporary training visa. So pwede kang mag-work dito as a training, bayad ka rin yung work na yun. At tapos yung iba nga, yung company, sponsoran sila hanggang maging permanent resident sila. So yun.